Inyong makikita na malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulo po ng bagyo at ang southwest monsoon. Ang bagyo o bagyong Florita ay kasalukuyan ay naapektuhan na itong silangang bahagi ng Luzon. At kanina ng alas 10 ng gabi, huling namataan ang sentro o gitna ng bagyong Florita na sa layong 125 kilometers silangan ng Kasiguran Aurora. Ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay umaabot sa 85 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 105 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin itong kikilos pakanluran o palapit sa kalupaan, lalo po sa bandang silangan ng bahagi ng Northern at Central Luzon. Yung habagat o southwest monsoon kung saan pinapalakas ng bagyo ay naapektuhan ang Southern Luzon at ang Visayas. At narito ang ating forecast track ng bagyong Florita. Inyong makita na itong si bagyong Florita ay inaasahan pa rin nating lalakas. Ang bagyo ngayon po ay sa siyang tropical storm category. Inaasahan po natin ito magiging severe tropical storm. At itong gitna ng bagyo ay dadaan sa kalupaan, lalo po sa Northern Luzon. At inaasahan po natin hihinang bagyo dahil sa interaction sa kalupaan. So from severe tropical storm, magiging tropical storm category. At after nito, dadaan sa West Philippine Sea hanggang sa paglabas ng PER, itong si Florita. At sa base sa ating forecast track, kapag hindi ito magbabago ang kilos at galaw ng bagyong Florita, inaasahan po natin itong gitna o sentro ng bagyong nito ay tatama sa East Coast ng Isabela o sa Cagayan bukas ng umaga. After nito, ay dadaan nga po sa Northern Luzon at inaasahan po natin nanghihina dahil nga po sa interaction sa kalupaan. At inaasahan po natin pagdating ng bukas ng gabi o sa Wednesday ng madaling araw, inaasahan po natin itong gitna o center ng bagyo ay nasa West Philippine Sea. Bago mag-landfall ang bagyong Florita, inaasahan po natin lalakas ito na magiging severe tropical storm. At yung makikita dito na by Wednesday morning, inaasahan po natin na lalabas ng PAR si bagyong Florita. So itong mga lugar po nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Ang mga lugar po ito yung Kuligdilaw. Ito po yung mga lugar po na sa ilalim ng signal number 2. Ang mga lugar po ay Cagayan, southern portion ng Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at central portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portion ng Aurora. Among lugar po na sa ilalim ng signal number 1, ito po yung kulay blue. So, ang mga lugar po ay ang nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Benguet, La Union, eastern at central portion ng Pangasinan, eastern portion ng Tarlac, Nueva Ecija, nalabing bahagi ng Aurora, eastern portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, eastern portion ng Rizal, northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Islands, northern portion ng Laguna at Camarines Norte. So mula ngayon hanggang bukas, minaasahan na tayo ng mga pag-uulan dulot ng bagyo at yung dulot din ng southwest monsoon.
So, mula ngayon hanggang bukas, minaasahan po tayo ng heavy to intense with the times torrential rains. Ibig sabihin ito, napakalakas ang ulan. Inaasahan po natin sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Ilocos Region, at Zambales. Moderate to heavy with at times intense rains sa Camarines Norte, Camarines Sur, Aurora, Quezon, Bataan, at ang nalabing bahagi ng Cagayan Valley. Light to moderate with at times heavy rains sa Metro Manila, Calabarzon, at ang nalabing bahagi ng Central Luzon. So, simula Wednesday, early morning hanggang afternoon, minasang pa rin tayo ng napakalakas na ulan. Heavy to intense with at times torrential rains sa Ilocos Region, Benguet, at Abra. Moderate to heavy with at times intense rains sa lalabing bahagi ng Cordillera. Samantala, light to moderate with at times heavy rains sa Cagayan Valley. Dulot ng southwest monsoon na habagat, minasaan tayong monsoon rains. Mahina hanggang sa katamtaman, hanggang sa kumisang may malakas na pag-ulan. Sa western Visayas, Mimaropa at ang nalabing bahagi ng Bicol Region. So, mga lugar itong mga lugar po na akin nabanggit ay kusang na makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan. Paalala po sa ating mga kabayan na mag-ingat, maging alerto at hopefully nakanda na po tayo sa mga pag-ulan na itong mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na po sa mga mababang lugar, malapit sa kabundukan at malapit sa mga ilog. So yung mga lugar po na sa ilalim ng signal number 2 at signal number 1 ay makakaranas ng napakalakas na hangin dulot ng parating na bagyong Florita. At doon naman sa mga lugar po na hindi naapektuhan ng bagyo pero naapektuhan ng southwest monsoon kusan malakas din ang hangin dala nito. So, malakas ang hangin na maranasan sa Bicol Region, Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Antique, at Aklan. So, base sa ating data at analysis, inaasahan po natin na mag-host tayo o mag-issue po tayo ng signal hanggang signal number 3 sa mula ngayon hanggang sa paglapas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Florita. Kusaan ay inaasahan po natin na lalakas pa ito na aabot hanggang sa severe tropical storm. So, nag-issue po tayo ng gale warning na kusaan ay napakalakas ang hangin na naranasan po natin mula ngayon hanggang sa masusunod na araw, dulot ng bagyo at ang southwest monsoon. So, ang mga lugar po na apektuhan o nasa ilalim ng gale warning ay sa northern, eastern at southern seaboard ng Luzon at western seaboard ng Visayas. So, ibig sabihin nito, automatic na bawal pumalaot ang ating mga kababayan dahil sa matataas na alon. Sa ibang bahagi ng ating bansa, ay nakakaranas pa rin ng moderate to rough seas dulot ng habagat o southwest monsoon. Ang mga lugar po na apektuhan ay sa western seaboard ng northern at central Luzon at eastern seaboard ng Visayas at Mindanao. Ibig sabihin nito, itong mga lugar po nito ay ang mga alon nito sa mga lugar nito ay aabot hanggang 2.8 meters. So, paalala po sa ating mga kababayan
na mag-ingat po tayo sa mga lugar nito, lalo po yung gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat.